What's up guys? This is Christelle and welcome back to my channel. So last week, nag-post ako sa Instagram ng Ask Me Anything. Pili ako ng questions na sasagutin natin ngayon. So for our first question, it's from LapidEdison13. Tagasan ka po. Sa mga hindi nakakaalam, I'm originally from Bicol, Sorsogon. I was 14 years old that time when nag-transfer ako here sa Parañaque. Dito na rin ako nag-aral and dito na rin kami nakatira. Hanggang ngayon. Question number 2. How tall are you po? From @r.mya. Maliit lang po ako. Hindi ako ganun katangkalan. So, 4'11". What? 4'11 lang po ako. For our third question, ano daw ang top 5 Filipino food, dessert, or snack ko? From Yo, it's Brian. So, first is kare-kare. Kung papipiliin ako ng isang ulam lang na pwede kong kainin, will be kare-kare kasi hindi talaga ako magsasawa dito. Sobrang sarap. Second naman is inihaw na isaw ng manok or isaw. Masarap din to eh. Nice. For my top 3, papaitan yung luto ng mami ko. Kasi kakaiba talaga siya. Hindi siya ganun kapait. Pero sobrang sarap. For my top 4, ito yung spicy chicken adobo. Kasi mahilig ako sa maanghang and I love chicken as well. For my top 5, ito yung gulay na dahon ng kamoteng kahoy. I don't know if you guys know this, pero ginagawa to ng tita ko sa Bicol. This question is from EJ_Ken20. Ano daw ang favorite song ko? Break Even by The Script, The Night We Met by Lord Huron, and Tonight by Midnight Meetings. Yung tatlong yan yung paulit-ulit na pinapatugtog ko pero hindi talaga ako nagsasawa. Next question is from Unpopular Jerome. Ano daw ang favorite time of the day ko? When it comes to my favorite time of the day, I think it's 10 PM onwards. Usually, kapag gantong oras, nandito na ako sa bahay, nandito na ako sa bedroom ko, which is my favorite place, my comfort place. Comfort place dito sa room na to, ako nagiging creative, gumagana yung utak ko. Dito din ako nakakapag-work ng maayos, nakakapagsulat ng kanta, nagla-live, nagti-TikTok. Question number 6. Sino si Crystal Lara pag walang camera? From Joaquin Bacaya. Guys, kung anong nakikita nyo sa YouTube, sa Facebook, anong nakikita nyo sa TikTok, ganun at ganun pa rin ako kapag walang camera. Just kapag like normal day, nandito ako sa bahay, palagi lang ako nandito sa room na to, umaalis lang ako kapag kailangan, kapag need ko kumain, kapag need kong maligo. Minsan nga hindi ako naliligo eh. Hindi, joke lang. Pag walang camera, tahimik lang din ako. And ayun nga, sinasabi ng mommy ko, may sarili daw ako mundo kapag nandito sa bahay. Kasi palagi ako nandito sa room na to. Question number 7 from Dewe D. How to meet you in person po? Here sa Bicol. May langga has crush on you kasi. Ayun lang guys, hindi ko alam kung kailan ako ulit makaka-uwi ng Bicol. But hopefully, next year, makauwi ako kasi mabilis ko din mamiss yung Bicol eh. Iba pa din yung hometown mo and sobrang ganda guys sa Bicol. Kapag nandun ako, chat nyo lang ako if you want to meet me guys. Hindi, artista ba ako? Charot. Pero alam nyo guys, huwag kayo mahihiya kapag gusto nyong makipag-usap sa akin. Okay lang yan. Lafitan nyo lang ako. I hope to meet you soon. And your langga as well. Question number 8. Are you dating someone right now? From PatCXZC. No guys, I'm not dating anyone or talking to anyone right now because I'd rather sleep during my free time than to talk to someone. Ayun, pero hindi nga, wala akong dinidate kasi I know my priorities and masyado nang madami akong ginagawa para makipag-date. Are you ready?
already on a relationship by DuckDuck 11-26-93. I don't think I'm into dating right now, but who knows, baka may dumating tapos maging ready ako. Sana all. Charot lang. So kidding aside, hindi naman ako papasok sa isang relasyon na hindi ako ready. Kasi feeling ko magiging unfair yun sa magiging partner ko. Feeling ko, pada na, pero wala pa naman kasi. So, waiting lang muna tayo. Next question. How would you describe your first crush? From Josefat. It's way back 2009 when I was in grade 4, I guess. I met this little boy. He was a transferee. I don't know from what school. But since transferee siya, ibang section siya. So, hindi kami mag-classmate. Nakita ko siya. He was so cool. Pero ang cold niya tingnan. Wow! Grade 4! Grade 4! May pag-anon na! And parang, he barely talks to anyone. Tapos, by the way, ang pinaka natatandaan ko sa kanya, palagi siyang nakakap. Ako, nung bata pa ako, meron din akong ugali na when I want something, I make sure na makukuha ko talaga. Napansin ako ng crush ko, and guess what? I was able to wear his cup sa school. So, syempre, maraming nagtaka, bakit suot mo yung cup ni ganito? Yung cup niya, merong name sa likod. Embroidered yung name niya. Second name niya. Sana pag nakita niyo to, alam ko, alam niya to. Parang nakakatuwang alalanin yung mga crush-crush na yan. This question is from Pacifico _. Will looks matter? For me, yes, because how you take care of yourself reflects on how you look. Parang ganon. So, if you're presentable or neat, doesn't mean naman na you have to be so gapo or what. But at least you know how to dress up and look good. Because parang I believe it attracts positive aura. So, ayun. Looks matter for me. Next question is from Abaro Aries _. Sabi niya, snub ka ba? Snub ba ako? I think hindi naman eh. Kasi hindi naman ako ganun ka-approachable. Pero hindi din naman ako snub. If you wanna talk to me, I'll talk to you as well naman eh. So, hindi ako snub. Feeling lang ata ng iba is parang medyo mahirap akong i-approach. Minsan kahit hindi naman ako galit, mukha daw ako galit. Lalo na kapag nag-ayos ako ng contact lens. Since malabo yung mata ko, gumaganon ako. So, feeling nila, tinatarayan ko sila. Or, maldita ko. Though minsan totoo naman. Pero ayun na. Hindi ako snub. Next question is from Ken _ Zenarosa. Are you contented with your life right now? Hindi. I wanted to dream big. Of course, maganda na contento tayo sa life kasi it would make us happy. Pero in my case, I don't want to be contented kasi I wanted to aim higher and gusto ko na mas mataas pa yung marating ko. Hindi pa ako contento sa kung ano yung mga achievements ko right now. That's why I'm really doing my best. I'm pushing myself to my limits para maabot ko kung ano yung gusto kong maabot. Though I'm not contented with my life right now, I'm still happy pa naman throughout the process of achieving my dreams. This question is from Dean Tuazon. As a psych graduate, motivations to those students who currently taking up PS Psychology. So, syempre, mapapayo ko lang sa inyo is there will be a lot of sleepless nights, a lot of readings, paperworks, and all stressful nights. Pero remember how you started and bakit kayo nandito? Bakit nyo pinili yung course na to? And I hope you guys chose this course not because you have no choice but because you are really into psychology, wanted to deal with
people, sabi nila, it's a beautiful thing when a career and a passion come together. So, ayun lang. Good luck sa inyo. Kaya niyo yan. Lahat ng paghihirap niyo will be worth it. So, laban lang. Padayon, future psychologist. Next question from Jed Arcos. How do you find adulting life and corporate world? It's fun kasi marami kang mamimit na iba't ibang klase ng tao. Minsan macha-challenge ka kung paano ka makikisama, paano ka makikisabay. Para kang nasa isang crowd with different kind of people and paano ka ba magsasurvive sa ganun. Sometimes it's exhausting, kind of tiring din. Though it's too early for me to be tired kasi alam niyo naman, kakagraduate ko pa lang naman. What is the issue with you and with Edvin? By the way, guys, alam ko naman na karamihan sa inyo nakilala ko dahil sa isang vlog ni Edvin Hurley Jr. kung saan na-feature ako. We had a part 1 and part 2 for Oma TV Prank. Tinatanong nila na what is the issue with you and with Edvin? Hala, may issue ba? Kung regarding to guys, sana sinabi ko sa TikTok na wala ng part 3. Hala namang issue, it's just hindi na ako makakapag-Oma TV dahil busy na nga ako sa work ko and I think okay naman na or tama naman na yung part 1 and part 2 and I hope nag-enjoy kayong lahat. Pero we'll see, tingnan natin kung anong mangyari in the future. But ayun guys, walang issue, we're good. Next question. Why real estate person ang napili mo after graduation? From MJ underscore Duma. Story time lang. Wow, nag-story time? TikTok pala to. Charot. Ayun, so 2 days after my graduation, inaya agad ako ni ate na mag-real estate. So nag-apply ako. Accepted as a new country manager for international sales. And bakit nga ba real estate person? I think as a real estate agent, I'm my own boss kasi and I decide when I want to work, when I want to sell. Therefore, I decide how much money I want to make. Next question, alin ang pipiliin mo? Piliting maging masaya o pigilang maging malungkot? From CHRDSPNGLR. Siguro, pigilang maging malungkot. Yun yung pipiliin ko. Kasi kilalang kilala ko sarili ko eh. My eyes can't lie when I'm not happy. Kaya hindi ko kayang pilitin yung sarili ko maging masaya. And the truth is, I'm not happy. Sometimes kasi there are situations na that requires us to be emotionally stable, diba? Like, kailangan natin pigilan maging malungkot, lalo na when you are working with something. Kasi sometimes it can affect the result. So, ayun. I'd rather pigilang maging malungkot yung sarili ko than piliting maging masaya. Next question. Lessons that you learned after graduation from RVNJHNLNZ. One of the most valuable lessons na natutunan ko after graduation is that you don't have to be so hard on yourself during college days or pag nag-aaral ka pa. Kasi, of course, it's okay na you have goals that you wanna achieve, but the thing is, you shouldn't be so drained dapat while studying. At least, alam nyo yun, from time to time, you should take a break and enjoy the time you have with your friends or your classmates. Kasi after graduation, parang you don't have all the time talaga to gala with them. After graduating, that's the time na mas kailangan mo na maging responsible as an adult and you'll be, parang alam niyo yun, you'll be busy prioritizing your own growth na. Ayun, don't be too hard on yourself kapag nag-aaral ka pa lang. The grades doesn't define us, but of course, do your best sa lahat ng ginagawa mo para sa better result. From Rizaline, in your job, streamer, and TikTok live, are you happy? Oo naman, masaya ako sa job ko.
I'm happy as well sa pag-TikTok ko, sa mga lives ko. That's why I do it, because I love it. Hindi ko naman gagawin ng isang bagay kapag hindi naman talaga ako totally masaya. Napipilitan lang akong gawin. So ayun, I'm happy with what I do right now. So for our last question, it's from John Carlo FP. Kung makakausap mo ang future self mo, ano ang sasabihin mo sa kanya? I think ang sasabihin ko lang kay Christelle, kay Lala, kay Lara, Crystal Lara, or Stel, wag na wag mong susukuan yung pangarap mo. Kasi totoong nakakapagod yung process ng pag-abot ng dreams. Pero that's life. Hindi mo ma-enjoy yung success kapag hindi mo pinaghirapan to. Hindi ka dumaan sa lahat ng difficulties and all. Yun, from time to time, take a break. Pero don't you ever quit. Kapag nabot mo na yung pangarap mo, sana balikan mo tong video na to. And sasabihin ko sa'yo, I'm so, so proud of you. And alam ko naman na sobrang dami mo pang gustong mabot, gustong mapuntahan, gustong ma-accomplish. But always do remember na magiging strong ako for you, Lala. Ang corny, pero ayun. Kapag naging successful ka na din, huwag na huwag mong kakalimutan lahat ng taong tumulong sa'yo. And always keep your feet on the ground. And always look back kung saan ka nang galing. Palagi mong tatandaan na you always have your family kapag kailangan mo. Huwag mong solohin yung problema. Huwag mong ipilit na palagi kang mag-isa. Alam ko naman kaya mo, pero minsan kailangan mo ding from time to time na may makausap, may makasama sa pagharap ng mga problems mo. So, ayun lang. Good luck, Lala. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching. And before tayo mag-end ng vlog na to, gusto ko lang kayo pasalamatan lahat sa lahat ng from day one hanggang ngayon is nagsasupport pa rin sa akin. Thank you so much, guys. Hindi nyo alam kung gaano ako ka thankful na nandyan kayo. Minsan nga, nagtataka ako kung ano bang ginawa ko para mag-stay kayo ng ganyan. Kasi minsan wala akong updates, wala akong vlog, wala akong TikTok updates. Pero andyan pa din kayo kapag nag-upload ako ng vlog. Andyan pa rin kayo nakasupport. Thank you so much, guys. Thank you so much. And hopefully, sa next vlog natin, unboxing na ng silver play button. And I hope nandyan pa din kayo kapag nakuha na natin yung silver and gold. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. Yung kakalimutang mag-subscribe, comment, share, ano pa ba, like. Ayun na lahat, gawin nyo na. Help me, guys. So lang, guys. Thank you so much for watching. Palagi kayong mag-iingat. And I hope to see you on my next vlog. Bye! We'll be right back.